biyayang dulot ng pagmamahal ng Diyos ay sumaating lahat. Ngayon po tayo narito sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. At ang ebanghelyo ngayon na ating pagninilayan ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, mga talata 38 hanggang 40. At ito po yung istorya ng ating ebanghelyo. Mayroon pong alagad ang Panginoon na lumapit sa kanya at ang sabi, "Panginoon, nakakita po kami ng mga tao na gumagawa ng kababalaghan sa pangalan ninyo. Pagbabawalan po ba namin siya?" Ang sagot ng ating Panginoon, "Huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Mga minamahal na kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang exclusive sa iisang tao o isang grupo ng mga tao. Ito ay para sa lahat at kung ano man ang kayang gawin ng tao sa ikagaganda ng buhay at ikalalago ng pananampalataya, ito ay tinatanggap ng ating Panginoon. Sapagkat ang katotohanan, ang Diyos ang nagpapadala ng biyaya para sa ating lahat at ang Diyos ang tumatawag sa atin upang tayo ay makakakilala sa Kanya. Sapagkat pinipili tayo ng Diyos, ang sabi niya, hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. At kung sakali man ang ibang tao ay pinili rin niya, hindi tayo ang magiging hadlang para sa kanila dahil nasa sa atin ang pag-iimbot at inaakala natin na tayo lamang ang mga tao na may karapatan na gawin ang mga bagay upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon marahil na ipahayag sa atin at sabihin sa atin, tulong-tulong tayo at pagsama-samahin natin ang ating kakayahan, malaki man o maliit. Ang mahalaga, ang ating ipinangangaral ay walang iba kung hindi ang magdudulot ng kabutihan sa buhay ng tao at iyon ang ninanais ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kahit hindi tayo pare, kahit hindi tayo madre, kahit tayo'y ordinaryong tao, po pwede nating ipadama ang ating paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtugon sa Kanyang pagtawag sa atin. Ano po ang ibig kong sabihin? Maging responsable tayo sa ating buhay sapagkat kapag tayo ay naging responsable sa mga hinihingi ng Diyos sa ating buhay, na ipapakita natin na tayo ay nakatutulong sa Kanya na pagandahin ang mundo. Iisa lamang ang ninanais ng Diyos para sa ating lahat at iyon ang mundo ay maging maganda, ang tao ay maging masaya, ang tao ay magkaroon ng matibay na pag-asa. Kaya nga, harinawa mga kapatid, ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Kanyang presensya ay sa ating lahat. Tayo ang magdala ng pagpapala ng Diyos sa mga tao na nangangailangan ng Kanyang awa. Tayo ang magdala ng pagmamahal ng Diyos. Sana sa ating buhay, kahit tayo ay nagkukulang, matuto tayo na magkaroon ng pagninilay at pagbabago, pagtalikod sa nagagawa nating masama upang sa pamamagitan noon, maipakita natin sa ating sarili, we are one with God at tayo ay nakapagbibigay ng mga bagay na kung saan ay ninanais ng ating Panginoon. Sana po sa diwang ito ng ating ebanghelyo, unahin natin tingnan ang ating sarili. Tayo ba ang nag-aakay sa ating sarili upang tayo ay tunay na mapalapit sa Diyos at magawa natin ang ninanais niya upang pagandahin ang mundo sa pagsisimula ng pagpapaganda ng ating buhay. Tayong lahat, nawa ay gabayan at pagpalain ng ating Panginoon.